Huwag nang makisawsaw sa reklamo at suportahan na lang ang ating mga pambato. Ito ang mensahe ng ilang mamabatas sa mga nega na panayang batikos sa SEA Games hosting ng bansa. Hindi raw kasi ito nakakatulong sa mga atleta natin. Nagbabalita si Greg Gregorio. Naniniwala si House Committee on Ways and Means Chairperson Congressman Jolly Salceda na hindi na kailangang imbestigahan si House Speaker Alan Peter Cayetano kaugnay ng abriya sa SEA Games. Ito ay matapos ang kaliwatkanang logistical issue sa hosting ng event na pinangunahan ni Cayetano bilang chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. No, I said there is no basis for a House investigation. For a House investigation. And I don't even think the President said it. I don't think an investigation will prosper in the House. Because it's so dominated by Duterte with 298 pro-Duterte congressmen. Dinepensahan din niya ang abot sa 6 bilyong pisong budget sa SEA Games. Tama lang daw ito para sa 530 events sa 56 na sports. Given the preparations and the single-mindedness of the organizers, we will have the best hosted SEA Games in history ever. Okay. Compared to other countries. Maliit pangaraw ang pondo natin kung ikukumpara sa ginastos ng Singapore na 12 bilyong piso noong 2015. Payo niya sa mga kritiko, abangan na lang ang opening ceremony ng SEA Games sa Sabado. Baka kakainin yung mga nega, they will eat their own words. Pagdating po ng November 30, there will be a tidal wave of reversal of the public sentiment. These games will make you proud as a Filipino. Tingin naman ni Senate President Tito Soto, tila masyado tayong nagiging mabait sa pagtugon sa reklamo ng mga atleta mula sa ibang bansa. Hindi raw dapat natin sagutin ang lahat. Kung tutuusin, mas malala raw ang dinanas nila sa hosting ng ibang bansa noon. Naging national player ng 10-pin bowling at coach din si Soto sa SEA Games noong 1977 hanggang 1981 at noong 1978 para sa Asian Games. Pangit ang pagkain, konti pa. Malamig. Mga ganun. Malamig yung pagkain, sir? Oo. Oh. Kaya nangyayari, yung NSA namin ang nagpo-provide. Yung Philippine Bowling Congress during that time, which is now Philippine Bowling Federation. During that time, pupunuan namin yun. Sir, ibibili kami o papakainin kami ng iba dahil yung available na pagkain ay hindi namin gusto. Posibleng ginagamit lang daw ng mga kalabang koponan ng issue sa aberya para ma-distract ang mga atleta ng Pilipinas. Pwedeng strategy yan. Bakit mag-iipon-ipon ng mga coach, gagawa ng press con, re-reklamo? Hinikayat naman ni Senator Miguel Zubiri ang taong bayan na suportahan ang ating mga pambato sa halip na makisama sa pagre-reklamo. Nadidemoralize sila, syempre, dahil pag magkikita po daw sila ng mga iba't ibang teams from different countries at baka badmouth yung nangyayari sa kanila, syempre masama loob nila, di ba? Kung sasabihin ng Vietnam, ng Thailand, ng Singapore na masama yung pag-alaga o masama yung pagtrato nila dito sa ating bansa. Para sa 1PH, Greg Gregorio, News 5.